Ang ilileso naman natin ngayon ay ang te-hoshi. Paano natin gagamitin ang te-hoshi? Unang-una, ginagamit natin siya pag gusto nating may gusto tayong paggawa o gapagawa sa para sa atin. Sa madaling example, ang tomeru, gagawin natin siyang tomete. Kailangan natin si te-form. So si tomeru, gagamitin tomete, lalagyan natin ang tomete. Hoshi. Ang ibig sabihin ng tomete hoshi, patigilin mo ko. Patigilin mo ko. Ganon ang ibig sabihin. No? Or pwede rin, huwag mong pagawa sa akin. O huwag mong pa-stop sa akin. Huwag mong patigil sa akin. Tomete, tigil kasi. Stop ang tomete. So, ang grammar constructor natin dito, te form plus hoshi. Kasi ang hoshi is I want. Yun ang ibig sabihin ni hoshi. Plus tomete, hoshi. I want to watch this movie. Doon sa lumang account ko, tinuro ko kung paano paggamit ng this movie, this apple. Kaya ang Nihongo niyan ay magiging kono egao. Yung gamit ni kono tsaka ni suno, naturo ko na yun sa first account ko. Well, anyway, eto na tayo. Kono egao mitai. Ganyan lang ang sinasabi natin sa Nihongo, diba? Pag sinabi natin, I want to watch this movie. Pero sisingitan natin si I want ng you. Lagyan natin ng you ha, yung I want. I want you to watch this movie. So, dyan na yung lalabas yung formula natin ng I want someone to do something. Na ang formula natin kay te hoshi. Diba? Gusto ko gawin mo to. Gusto ko manood ka ng palabas. Kaya ang magiging Nihongo na sentence natin dyan ay kono egao mite hoshi. Tama ang grammar natin, nandun si te-form, nandun si hoshi, nandun. So, yung kono egao mite hoshi, ang subject doon, tayo kasi, kaya hindi na natin nilagyan ng watashi o anata, wala nang ganun. Pero kung ang magiging subject natin, ilalagyan natin ng your friend, o di kaya my friend, malalagyan ng particles at saka ng subject yung sentence natin, magiging ganito. So, ang English niya ay, I want my friend to watch this movie. So, malalagyan ng isang subject at saka ng particles na ni. Magiging tomodachi ni kono egao mite hoshi. Nadagdagan lang ng subject. Kasi pag tayo mismo ang subject, hindi na natin nilalagyan ng watashi ni. Hindi na, di ba, sabi ko, wag niyong lalagyan. Mas maganda ang Nihongo ng walang ganun nun. Lagi kong sinasabi yan sa inyo, kaya hindi ko nilagyan. Ngayon, kung lalagyan natin ng hindi tayo ang subject, katulad niyang sentence na yan, ganyan ang gagamitin nyo. So, huwag tayong malilito. Tama yung grammar, nandyan si te-form, nandyan si hoshi. Bukod po sa paggamit ko ng rabbit na filter, meron pa pong ibang gamit si te-hoshi. Ang gamit po niya ay yung pag nagre-request tayo o nag-i-invite tayo ng friend. Pwede naman natin gamitin si Kudasai, si Oningai, pwede naman yung mga nagre-request na gano'n, di ba? Pero iba ang dating ni Hoshi. Tinan nyo ang maiiba, ha? Halimbawa, nag-invite kayo ng kaibigan sa party, sasabihin nyo, come to the party. Halimbawa, lagyan nyo naman ang pangalan. O, Nika, come to the party. O, naging Nihongo, gagawin natin Nihongo. Nika, party ni kite ne? Party ni kite ne? Napaka-casual, di po ba? At para palambutin natin yung pangungusap, to make a sentence soft, magiging lalagyan natin siya ng hoshi. Pakinggan nyo ang magiging iba. Pati ni kite hoshi. Pati ni kite hoshi. So, magiging ang English na, I want you to come to the party. So, nag-please ka na gusto mo. Halimbawa naman po sa isa pang example. Halimbawa, come here. Ibig sabihin po nun, kuchi ni kite. Pero kung lalagyan po natin siya ng te hoshi, magiging kuchi ni kite hoshi. Kuchi ni kite hoshi. Magiging I want you to come here. Magiging ganun po ang example. I want you to come here. Lumalambot po yung pangungusap pag nilalagyan, natin ng te hoshi. At nagiging natural po ang conversation. Ah, kite hoshi. Ah, gusto kong pumunta ka dito. Kung walang kite hoshi, punta ka dito. O, di ba po? Gusto ko kasi may I want eh. May hoshi. May I want. So, kayo na po ang magbabase-base ng pangungusap kung kailan nyo sa kung saan timing nyo siya gagamitin. Kung pwede naman pong walang te hoshi, okay din. Kung pwede naman pong gamitan nyo ng te hoshi, gamitan nyo kasi alam nyo na.
Kayo naman po ang bibigyan ko ng chance para mag-construct ng sentence ng te ho si. Magbibigay po ako ng isang sentence, tapos magbibilang po ako ng hanggang 4 seconds. Tapos kung hindi nyo kinakaya ng 4 seconds, stop nyo lang po yung video ko. Pakatapos, i-play nyo uli pag alam nyo na yung sagot, dahil sasabihin ko rin po yung sagot. I want you to come along with me. I want you to come along with me. Paano po natin sasabihin yan at lalagyan natin ng te ho si? 1, 2, 3, 4. So, ang sagot po ay si te kite ho si. Kailangan po natin palitan si kuru ng te form bago natin gamitin. So, si te kuru naging si te kite ho si. Good job! At i-remind ko lang po, ito pong paggamit ng tehoshi, huwag po natin gamitin sa mga mas matataas sa atin sa work. Sa mga friend, neighbors, sa mga... I would like you to buy fried chicken from Family Mart. So, paano po natin gagawin yan sa Nihongo na gagamitan natin siya ng tehoshi? So, ang fried chicken sa Family Mart, yung mga kabataan, inaano nila, iniiksian nila eh. Kumbaga, kasi ang haba, di ba? Fried chicken. Family Maton no fried chicken. Ginagawa nilang Famichiki. Yung Famichiki, yung Family Mart, convenience store ang pangalan ng convenience store na yon. Tapos yung Chiki, fried chiki. Naging chiki na lang. Kaya sa Nihongo, ginawa nilang Famichiki para mabilisan. Yung parang McDonald's, ginawa nilang McDo. Yung Mr. Donuts, ginawa nilang Miss Do. Mga ganun ang ginagawa nila kasi mahabang English, kaya siguro nahirapan sila. So, ang Nihongo niyan magiging Famichi Katikte Hoshi Na. So, yung na yun, parang nagre-request tayo dun sa taong parang mukhang ayaw tayong bilihan. Nilalagyan natin ng dulo na na particles yung mga salita para mapaliwanag natin na nagre-request tayo, parang gusto natin, parang ipahiwatig natin yung feelings natin na sana, parang ganun na. Yung katulad ng example ko kanina, katehoshi na, parang sana mabilan nako, parang ganun. Halimbawa, tabitehoshi na, sana kainin niya yung ginawa ko, parang ganun. Ganun po ang ibig sabihin pag dinugtungan natin ng na. Yung may request kayo na nagfe-feeling, nagpapasweet-sweet kayo. Ganun po ang ibig sabihin ng nasa dulo ng particles. Katulad po nung dayo, nag-explain na rin po ako kung paano ginagamit yung dayo, yung para makakuha kayo ng attention, ganun. Gayun dayo, parang gusto nyo yung word na tinuktungan ng dayo, parang sinasabihan na eto yun, parang ganun. Sa gamit number 2 naman po tayo, ninte hoshi. Tapos na po tayo dun sa I want someone to do something. Ngayon naman po, ang pangalawang gamit ni Tehoshi ay gusto kong ganito yung bagay. Gusto kong mangyaring gantong bagay. I want things to. Sample na lang para mabilis. Sana umaraw bukas. I want it to get sunny tomorrow. I want it to be sunny tomorrow. Alimasa na lang yung English ko, mali-mali. I want it to get sunny tomorrow. O, himayin natin yung to get sunny, ano ba sa Nihongo? Yung to get sunny tomorrow, hareru. So, yung hareru, yung dulo ng ru, papalitan uli natin. Kasi ang formula natin is si te hoshi, kailangan may te form. So, harete hoshi. Eh, yung tomorrow, naiwan natin yung tomorrow. Hasta harete hoshi. Gusto mong mangyari yung bagay na yon. Yun ang formula natin. So, gawa pa tayo ng example. Kasi pag maraming example, mas marami yung maiintindihan. So, gaya po ng example na sana, dumating na ang summer. So, I want summer to come soon. So, ang summer comes, hindi siya po pwedeng kuru, hindi natin sasabihin kuru. Ang summer comes, magiging summer becomes. Summer becomes. So, yun ang magiging English niya. So, yung becomes, ang Nihongo ng becomes, katuturo ko lang kahapon, naru. So, natsu ni naru. Ang summer kasi natsu. So, magiging natsu ni naru. Yung soon naman magiging hayaku. Hayaku ang Nihongo ng soon. So, ang idadagdag nyo lang, tehoshi. Paano nyo na ita gagawing Nihongo yon? Hayaku natsu ni natte hoshi. Bakit? Kasi nandun kailangan si te form. Yung verb natin becomes naru, diba? Naging natte.
Usage number 3 na po tayo. Yung gamit ni Tehoshi na pangatlo. Tatlo po kasi gamit nila. 1, 2, 3. Ayan po nakalista po yung gamit nila. May mga example na rin po ako dyan sa previous video. Huwag po kayo mag-lockdown ng video. Dapat po sunod-sunod ang panoorin nyo yung video para hindi po pointless po pag hindi nyo pinanood yung naunang video. Example po, I want my kids to eat more vegetables. So, ang nihongo po niyan, kodomo ni moto yasai wo tabite hoshi. Parang yung I want someone to do. Gusto mong gawin ng nung taong yon yung gusto mo. So, gusto mong pakainin ng gulay yung mga anak mo. So, I want tabite hoshi. So, kodomo ni yasai wo moto tabite hoshi. O di kaya, gusto ko nang patigilin yung boyfriend kong manigarilyo. Sasabihin nyo, karishi ni tabako yamite hoshi. Gusto nyong mangyari. So, nasampulan ko na kayo ng gamit, ng tatlong gamit ni Tehoshi. Eh, puro tayo Tehoshi. Paano yung Hoshi Kunai? Diba? Paano mangyayari yung Hoshi Kunai? Bibigyan ko kayo ng example. Dadalian ko na lang kasi nahihirapan ako mag-isip. I don't want my boyfriend to smoke cigarette. So, paano natin sasabihin sa Nihongo yan? Cigarette, tabako, smoke, ang smoke. Ang boyfriend, kareshi, eh yung ano, want, yung tehoshi, eh I don't want nga, diba? So, tehoshi kunai. So, buuin na natin yung sentence. Kareshi ni tabako wo sigarilyo. So, te, kailangan na pa rin natin ng te form kasi nandyan pa rin si hoshi, diba? So, tehoshi kunai. Kareshi ni tabako wo tehoshi kunai. Na negative yung hoshi, di ba? O sample pa po tayo ng ni Te Hoshi Kunai. Si Hoshi Kunai po, negation ni Te Hoshi. Basta po lahat ng gamit ni Te Hoshi, ine-negative lang natin at tatawagin na natin siyang Te Hoshi Kunai. For example po, I don't want it to rain. I don't want, di ba po, negative ng I want ng gamit ni Te Hoshi. So, magiging Te Hoshi Kunai. Ame ga futte hoshi kunai. So, yung ame ga, yung ga, pwede rin meron, pwede rin wala. Kasi formal na, magiging formal kung nalagyan natin o hindi. So, kayo nang bahala sa timing ng gamit. So, kung gagawa kayo ng sentence, gagawin nyo lang ng negative. Si te hoshi, yung mga sentence, yung negative, nalagyan ng negative, nalagyan nyo pa rin yung te form. Nalagyan nyo ng te hoshi kunai. So, ganun pong gamit ni Hoshi Kunai. Paano kung Hoshi Kata? I wanted you to come yesterday. O, ibig sabihin ng yesterday, past na. May wanted pa, may ED pa. So, past tense. Gagawin natin past tense si, ano, Te Hoshi. Tatanggalin na natin si Kunai, ha? Hindi naman past tense si Kunai. Kasi negative si Kunai. Gagawin natin, ano, Te Hoshi Kata. Yun ang past tense ni Te Hoshi. Magiging Te Hoshi Kata. Kino kite hoshikatta. Doon pa rin si te form, yun nga lang, nadagdagan ng katta. Yun ang pinaka past tense ni katta. May ta, di ba? Ta. O yun. Ano, kino kite hoshikatta. Basta lahat po ng sentence na nag-past tense, gawalagyan nyo lang ng katta. Halimbawa ng example ko kanina, gagawin natin past tense. I wanted it to get sunny. Harete hoshikatta. So, I wanted it to get sunny. But it rains. So, ayun na yung sagot. Halimbawa, meron po kayong ano, kaibigan na ayaw nyo nung sinabi niya na dapat hindi niya sinabi yun. Halimbawa po, pasensya na po kayo at ako ay may allergy. Ito po yung kafun show ang tawag dito sa Japan. Halimbawa naman po yung example natin. I didn't want you to say it. So, ang nihongo po niyan ay yung say you magiging ite hoshi kunakatta. Ibig sabihin po nun, sana hindi mo nalang sinabi, ite hoshi kunakatta. So, nag-past tense tayo ng te hoshi, tapos nag-negate din tayo. So, yan, pag ganyan ang paggamit ng past tense na negation. So, nagawa na natin ang tatlong gamit ni te hoshi. Naging, ginamitan din natin sila ng te hoshi kunai at yung te hoshi kunakatta. So, sana magamit nyo at sana ulit-ulitin nyo pag hindi nyo matandaan yung lesson. Gawa po tayo ng quiz. Madali lang po to. Number 1. I want you to cut
the fruits. Number two, I wanted you to tell me sooner. Number three, I don't want my kids to watch YouTube. Number four, I want you to show me your homework. So, yan pong four na ano na yan, gagawin niyo po yung Nihongo. Ngayon po, masasagot niyo lang po yan kung mapapanood niyo po yung video ng Tehoshi at Tehoshi Kunai at Tehoshi Kunakata. Hanggang 16 po yon, video 1 hanggang video 16. Nasa YouTube ko po yan, ang YouTube ko po. Lagi pong ang daming nagtatanong, nakasulat naman po sa bio, nagtataka ko ba't nagtatanong pa. Japan Castle Dialog School po ang YouTube channel ko. Doon nyo po makikita yung tamang sunod-sunod ng video. Sana po malinaw ang gamit ni Tehoshi, Tehoshi Kunai, Tehoshi Kunakata. So, gusto nyo, I want to do something, I want the thing, yung mga gusto nyo mangyari, ganun po ang gamit. Ngayon, kung gusto nyo maging soft ang pag-request nyo sa paggamit ng Tehoshi, lagyan nyo ng nasa dulo. O, yun ang mga, yung mga ginawa natin dito sa video. At sana po, i-follow nyo po yung YouTube ko, palagay ko. Sa mga nag-e-exam, makakatulong din po talaga to. So, gusto ko lang po talaga ma-view nyo yung mga video. Sana po mag-subscribe din po kayo sa YouTube ko. At ang YouTube channel ko po ay Japan Castle Dialog School. Kasi po, nakasulat na po sa TikTok yung YouTube channel ko. Ang dami pa rin po nagko-comment na nagtatanong, bakit kaya? Ano kayang problema? So, yun po. At saka minsan po, nakalagay din po yung YouTube channel ko sa mga caption ko. Thank you!